Kumusta? Minum ka ng tubig? Topic natin is breadwinner. Breadwinner ka? Or OFW ka na ikaw ang sahod mo ay yun lang ang inaasahan ng pamilya? Or nagtrabaho ka sa isang kumpanya or whatever. Bottom line, breadwinner. Kung breadwinner ka, kailangan nating magtulungan. Turuan natin ang kapamilya natin. Unless kung bata pa or masakitin, yun, may limited na gagawin. Pero yung pwedeng maggalaw at magtrabaho, bigyan mo ng mission. So, mag-ano ka ng negosyo, kunwari mag-ano siya ng baboy, mag-alaga ng baboy in 3 months, 4, 5 months, yung mga sobra-sobra lang na pagkain, yun lang ang ipakain sa baboy. O makatulong na yun. Diba? Hati kayo sa, ano, sa granansya, sa gain. Ano pa? Magtanim. Magtanim ng mga vegetable. Malunggay, sa gilid-gilid. Tanim ka. Ipatanim mo siya. Sa gilid-gilid lang. Kukunin mo na lang yan. Mag-harvest ka. Mabilis lang yan. 2 to 3 months. Gulay sa isang pot. Yan ang uso sa mga syudad. Doon lang sa terrace nila, sa taas nila, lalagay lang doon yung sa pot. Tapos yan, mag-ano na, magbigay na siya ng gulay sa'yo in 2 to 3 months. Okra. Lady's finger. Tangkong, tinangkong. Alam mo yun? Tagalog ba yun? Correct me if I'm wrong. Kamatis, sibuyas. Yung pa ba bilhin mo? Ha? Oo. Magbili ka ng ano? Magbili ka ng pots. Magbili ka ng lupa. May mga binibinta dyan sa agriculture. Punta kayo doon. Halo nila yan ng pupo, tai. Sorry, pero yun eh. Yun ang term eh. Yan. Tapos, magpatanim ka. Patanim mo sila. Kung ikaw ang breadwinner, turuan mo sila. Kung ikaw ay nagdepende lang sa isang pamilya, membro ng pamilya, tulungan mo yun siya na magtanim, magbuhi. Mag-alaga ng baboy, negosyo online, kung ano pa yung kakayahan mong maano. Pero kailangan may credibility ka na, di ba, na maniwala sa'yo ang customer at mga bumibili online. Yan ang uso ngayon, online lang. I-post mo lang sa Facebook mo na negosyo ka. Oh, maganda pa ng paraan. Or another thing, respeto tapos say what are they? Respeto na yung mga gagawing bahay, di ba, like yung mag-save ka katulad nung pagkain, di ba, kung pwede pa yun kainin mamaya, huwag mong itapon, or pwede pang lutuin in another way, sige, para makasave tayo. Tapos, pag mag, ano, yung gamit ka ng ilaw, switch off the light after using. Oh, save energy yun, di ba? Unplug yung mga appliances na hindi ginagamit. Na? Yun lang mga konting respeto sa ano. Tapos, pag magbukas ng refrigerator, bilisan mo, sara mo uli. Kasi, makasave ka ng energy. Malakas kasing kumain pag bukas ng bukas. Ha? Ano pa?
Ito, may isusulat ako. Ito, Proverbs 10:4. Lazy hands. Ayan. Lazy hands. Mabasa niyo. Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. So, huwag kayong magpabiktima sa lazy hands make for poverty. Doon tayo sa but diligent hands bring wealth. So, tulungan tayo, ha? Kasi, pag sa pamilya, isa lang ang inaasahan, hindi magkasya kasi gastos tayo ng gastos eh. Halos gastusin lahat. No? Pagpariba ng buhok, huwag mo nang idepende yan sa breadwinner. Mag-birthday, huwag na siya. Huwag na lang munang mag-birthday. Bili ka na lang ng something for you. Tapos magpasalamat ka kay God. Ganun lang muna. Basta buhay ka, masaya ka. Bili mo na lang yung ipang pang-birthday pakain ng ano, pakain ng sa mga tao. Ano na lang, bili mo na lang sa sarili mo. Kung binigyan ka ni breadwinner. Or kung ikaw ang breadwinner, reward yourself. No? Turuan mo sila na maghanap ng source of income, tapos sila naman makakatulong sa iyo, hindi lang yung asahan lang yung ipapadala mo. Na. Okay? Don't forget to drink water, 8 glasses a day with 330 ml. And the 7 doctor, follow that, then you are safe. You will be happy. And iwasan niyo yung ano, iwasan niyo yung magpa-hospital. Take care muna. Take care ka sa sarili mo, ha? Para walang gastusin sa hospital. Okay. Prevention is better than cure. No one is in charge of yourself except you. Kain ka ng prutas araw-araw. Isang prutas lang. Pwede na yun. Okay. Wala kang prutas, o sige na lang, magtanim ka muna. Oh, magtanim ka. Tapos, kung wala muna, di, inom ka ng tubig, ha? Tubig lang, huwag na yung soda. I mean, soft drinks, junk foods. Huwag muna yan. Okay? Save. Move. Be happy. Don't forget to pray. Thanks God for every single thing. May putas ako dito. Nasabi ko na sa inyo, if the ass is deep, it's sweet. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin? Matamis daw. Ito, hindi ito matamis. Ito, matamis. Ito. Tatlo to. Ito. Ito, binaksan ko. Deep kasi ang ash niya eh. Okay, take care. God bless everyone. Don't forget to pray. No one is in charge of yourself except you. Bye-bye. Take care.